Romel, wala akong ideya kung sino tong inireklamo na assistant daw ni Vice Ganda sa kanyang concert sa Connecticut. Hindi ko alam na meron palang babae na nag-assist kay, ano, kay Vice. Ang alam ko, puro sila mga Becky, magkakaibigan. Totoo ka na, totoo. Totoo po. Kasi, alam mo, nagsalita kasi si Garth Garcia, isang kababayan natin na singer sa Amerika. At saka si Gene Juanich, di ba? Singer, composer, at saka stage actor sa Amerika. Na para daw silang mga langaw na binubugaw-bugaw nung assistant ni Vice Ganda sa backstage. Yes. Kesyo, hinaharangan daw sila. Hanggang dyan lang kayo, hanggang dito lang sa linyang ito. Hindi kayo pwedeng kumabila. Hindi kayo pwedeng lumapit kay Vice Ganda. Ang sama ng loob ng mga kababayan nating kasama doon sa konsyerto na nakatulong pa pala ng malaki sa bentahan ng tickets. Oo nga Yun ang pinagtataka ko dahil at pinagtataka ng lahat. Bakit gano'n na lang ang treatment na binibigay nila sa mga kasamahan to, ha? Hindi to tagahanga. Kasamahan to sa production, ha? Yun ang nakakaloka. Di ba? Mm-hmm. At saka, alam mo, mga Pinoy front act, hindi po pwede na puro yung bida lamang ng concert ang gigitna sa entablado o ang kanyang mga dalawang kasama o tatlo o apat man sila at mga dancers. Napakalaki po nang naitutulong ng mga Pinoy front act singers sa mga ganitong konsyerto. Ibig ko naman sabihin, ano ba naman yun? Ba't pumapel ng todo-todo tong assistant na ito? Ano yung pangalan? Ano yung pangalan na nakita mo? Yung Ambi ang pangalan niya. Ambi? Ano apelyido nito? Burka. Ambi Burka. Hindi kaya Burak? Hindi kaya Burak ito? Burka ba? Nakakaloka, oo. Rebo, patingin nga nung picture. Meron dito eh. May nagpasa kay Rebo ng retrato ni Vice. Katabi at yakap-yakap itong si Ambi. Ambi Burak. Aburak talaga. Tingnan ko anak. Tingnan ko yung picture. Titingnan natin. Ambi Burak. Ayan. Oo. Teka, sisilipin ko ah. Kasi kapwa Pilipino natin ito nagre-reklamo. Hindi tama yan. Tuloy ay pinagkumpara si Ay de las Alas at itong si Vice Ganda. Kay Ay daw, pagka nagpo-front act sila, abay kinakausap daw sila sa backstage. Ito ba? Ito ba? Ah, pinataba na Kiray ang itsura. Pinataba, oo. Kahawig nga ni Kiray. No offense meant kay Kiray, ah. Magkahawig sila. Abay, walang karapatang magmaldita tong babaeng to. Di ba? Unang-una, kababayan natin yun. Kababayan natin yung mga nagre-reklamo. Bakit hindi nyo pakikitunguhan ng maganda? Sumama sa konsyerto, nagparami ng bumili ng tickets. Yun. Bakit kailangan harangan na para po kami mga langaw na binubugaw-bugaw? Yun ang sinabi ni Gene. Diba? May nabasa pa ako, according sa mga kila Gene at kila Garth, na hindi man lang daw yata nag-hello, hi. Ito si Vice sa kanila, never daw na nag-hello, nag-hi. Kaya nga, ikinumpara anak eh, kay Ay. Alam niyo po si Ay, pagkasama niyo po sa isang konsyerto, lalo na kung sa ibang bansa, mas mamahalin niyo po si Ay de las Alas. Una, napakaganda po niyang makitungo sa mga kapwa natin Pilipino na magpo-front act o kahit ano lamang po ang gagawin sa entablado. At eto pa, pagkatapos ng concert, pe-freshen up lang siya, konting pulbos lang, picture taking na. Totoo. Eh kay Vice, hindi raw sila pinalapit. Na hindi nga po pwedeng mag-picture taking, yung lumapit nga, kasalanan eh. Diba? At eto pa, kaya si Ay ay hindi makakalimutan talaga ng mga kapwa Pilipino po natin na rumaraket din po sa ibang bansa. Binibigyan niya ng pabaon. Binibigyan niya ng pabaon ang mga kapwa Pilipinong nakakasama niya sa entablado. Paano mo makakalimutan? Huwag na yung pabaon. Yung napakaganda niyang pakikitungo sa mga Pilipinong kasama sa concert. Di ba naman? Correct. Nakakaano ah. At saka di ba,
pagpupunta kayo sa abroad, pag may show, ipapakilala naman, oh, ito ang guest nyo. Ipapakilala sa inyo, ito yung guest nyo. Ito to, ganito, ganito to. Kaya ito nakin kinuha kasi may maitutulong ito sa production natin kasi malakas sa Pilipino dito, nakabenta to ng ticket. Di ba may ganon? Oo. Sa production yon. Sa part ng production yon, nga pala, ito nga pala yung grupo ng mga Pilipino na laging nagsushow dito. Kunwari sa Canada, kinaraya Reyes. Oo, ganyan. Sila nga pala yung grupo ng mga Pilipino na lagi nagsushow dito. Sila din ang lagi nagpo-fronta kasi napakalaking bentahe kapag nakasama nyo sila. Dahil kabisado na sila ng mga Pinoy. Kaya ang mga ticket binibili, di ba? Eto, nag-text si Boy si Karagay. Sabi raw ni Guard Garcia, after na minaltrato sila ng assistant ni Vice Ganda, baka naliliitan sila sa amin na parang gutom lang kami makakanta. Alam naman nila yon. There in the production, even the smallest role, dapat mabait sila. Especially when you're inviting when you're visiting a foreign country. Hindi ka naman taga rito. Ikaw ang dapat maging polite. Totoo naman yun. Totoo yun. Kaya nga ito yung katwiran ni Tita Julie Paras. Ito, opinion ko lang. Bakit pa ang mga julalay mas maangas pa kesa sa mga artistang sinusuportahan nila? Katulad ng mga ginawa ng julalay ni Vice Ganda. Sila mismo ang sisira sa mga iniidolo nila. Idinamay niya na rin dito yung kay Alden Richards, yung mga nagtaboy sa Press People. Di ba, mga Howie Boys. Nakakaloka. Ang Biburak is a member of LGBTQ+. Siya po ang producer ng concert tour. Maraming salamat sa nag-text na ito. Sana man lamang, kahit ano pang gender meron tayo, kahit ano pa ang ating posisyon sa isang konsyerto, dapat ay magiliw kayo, marunong makisama, at nirerespeto nyo ang bawat tao, lalo na ang mga kapwa Pilipino. Siya pala ang producer ng concert tour. Dapat matuto siya. Dapat matuto siya dahil hindi lang naman siguro ito ang ipoproduce niyang concert sa iba-ibang bansa, di ba? At lalong-lalo na sa katayuan ng producer siya, dapat nga mas lalong mas mabait siya kasi pag binoycott siya at Diyos ko, di ba na? Oo, nangyayari yan. Correct. Sabi ni Edeletada, kaya ang problema ko minsan na wala sa artist, actors at performers, wala sa kanila, kundi nandun sa mga nakapaligid at mga assistant nila. Kung makapambugaw sa mga fans at tagahanga, ay ganun na lang. Eh, ito nga, Edeletada, ito nga mga kababayan natin na kasama mismo sa concert na ito, kung bugawin daw sila para sila mga langaw. Hanggang dito lang kayo. Dito lang. Ito linyan to. Hindi kayo lalampas dito. Kasi hindi sila makakalapit kay Vice Ganda. Diba? Parang ganon. Ay nako, hindi tama yan. Tataka natin ang pangalan nito. Hindi po pwede ganito. Kailangan yung pakikisama ay number one. Ambiburak. Tandaan natin ang kanyang pangalan. At ibibigay din namin ang aming programa para sa iyong paliwanag. Tingnan natin kung bakit binugaw mo raw na para mga langaw lamang yung mga Pinoy front act natin sa Connecticut sa Amerika. Bibigyan ka namin ng panahon. Ayan. Hindi naman po pwede na agad-agad 100% namin tatanggapin itong paninisi sa'yo ng mga kababayan natin. Pero kapag isa, dalawa, tatlo at marami nang nagre-reklamo, nasa iyo na ang problema.